Ito akin. Yo, yeah. Ramdam mo? Oo. Bag. Ramdam mo? Rinig mo? Oo. Ganyan naririnig ng otong mo. Oo nga. Ganyan naririnig ng otong mo pag kinakamot. Ayos yung otong mo. Oo. Cylinder. Pare, first time natin mag-a-unboxing. Putang ina mo. Bigat. Ano? Mamaya papakita natin laman ito. Woo! Mamaya na nga eh. So siguro naman napanood nyo ang bakbakan namin ni Ewan, ang aming talpakan, di ba? Lagay mo nga diyan Jerome yung picture, di ba? Picture lang para panoorin nila din sa channel ni Ewan, no? Matindi yan, no? So niluto namin doon ay sotokil. Paano siya? Hindi ko abbreviation ba tawag doon, hindi ko alam. Su, sugba, tu, tuwa, kil, kinilaw, kilawin. Nagluto kami ng sotokil. At napuna ko lang dun sa ginawa namin na meron pala talagang tulad ng ginawa natin sa sisig, the concept of sutukil, meron siyang mga kanya-kanyang components, and dahil sobrang layo ng namin ni Erwin, influences pagdating sa pagluluto, parang nangyari, paano ko ba i-explain to? Parehas yung niluto namin pero magkaibang-magiba. Ngayon, subukan natin i-explore yun. To. Hoy! At yun nga! Ang i-unbox natin ngayon ay siyempre, ngayon ko lang din makikita to. Hindi ko alam kung maganda ba to, pero ito na pare. Yun! Diba? Very nice. Meron tayo dito, I think this is 4 kilos ng tanige, pare. Ang ganda oh. Diba? Ayoko. Naiinitan ata siya. Palamig ka muna, tol. Ayan. So, dito lahat manggagaling ang ating, you know, ang sutukil natin. So, i-fillet natin to. And disclaimer lang, hindi ako magaling. Ayokong mabash. And gagawin ko lang yung, gagawin ko lang yung best ko sa pag-fillet nito. So, fillet na natin to, pre. Ampal ko sa iyo. Nice ka. Talaga. Nasa kapag pupulutin mo. Hindi. Hindi. Talaga. So, ito lang nga ang tanigi natin. Ian, pakita mo ang napakaganda nating tanigi. Wow. Diba? Parang kalaban ni Ultraman to sa episode 7 eh. Pero, yun nga. Ifi-fillet ko to, pero hindi ako magaling. So, hindi ko alam kung dapat ba akong magturo na mag-fillet. So, siguro panoorin nyo na lang. Hindi talaga eh. Ang gamit natin dito ay fillet knife. Yan o, malambot siya. Para lang, theoretically, mas kapit siya sa buto. Nga lang, kung hindi ka magaling, tulad ko. Baliwala pa rin yun, di ba? Pwede ka magsimula dito. Putangin, dapat ba ako nagtuturo? Dudurugin ko rin naman tong hayop na ito. Manood na lang kayo, putangin. Ayun, kita mo. Putangin na, sablay. Ayun na nga, sablay na nga. Banda dito sa backbone na to, medyo meron paanggulo siyang ganun. So hanggang dun mo lang siya, ififillet, I guess. Lakdan to, kuha talagang mga atots to. Ano pa English ng tanigyo, boss? Eggy nuts. Actually, pwede natin putulin yung gitna para yung belly din. Hindi, putang ina, tayo pa sinasama. Bakit nung parang, ang galing kasi mag-edit nila Erwan, so parang ang galing-galing ko mag-fillet ng isda. Eh. Yeah, parang lupit mo. Parang ang lupit ko dun eh, pero ang totoo. Wala. Ito lang ako. Ito lang ako, pasensya ka na. Kung anong kaya kong ibigay eh. Hanggang dun lang talaga ako. Yan, yung sinasabi sa YouTube eh, yung pababang angulo eh. Ninong lang nag-YouTube para sa content. Ba't pala nag-i-English din ako? This is a fish called eggy nuts. Tingin ko, huwag na natin isama tong portion na to. Puta, yun. Hindi kasi mapurol yung kutsilyo ko. Yan. Yan ang ating dalawang fillet. Ito ang ating tinik. At ito ang ating bihod. May bihod ba to? Hindi ata bihod to pare. Mamaya malalaman natin yan. So mula dito, kukunin na natin ang mga gagamitin natin sa bawat isa. Hindi, magluto na tayo. So ang una nga nating lulutuin ay ang ating tuwa or ang ating tinuwa, tinola. Sa Tagalog siguro, di ko alam. Bisaya ba yun? Di ko talaga alam. Pasensya na. Sa Maynila lang ako lumaki, di ba? Pero kasi ito yung medyo matagal na pakuluin, di ba? Dalawang approach ang gagawin natin para dito sa lahat ng dishes na to. Isa yung medyo malapit sa original na alam ko, sa mga natutunan ko sa...
YouTube. YouTube lang tayo. YouTube chef lang tayo. Tapos yung isa, yung hihimay natin yung concept and babaguhin natin. Tulad ng ginawa natin sa sisig, di ba? So, dito nga tayo una sa tuwa. Nagpabaga kami ng ano dito. Uling dito. At nagbuo kami ng smoker doon. So, ikarga na natin. Ito na naman tayo. Tsut-tsut pare. Usod pare. Ito ang ating smoker. Lalagyan natin yung uling natin dyan. Woo! Ina. Firebender pare. Hindi natin kailangan ng malakas na uling talaga kasi kailangan lang naman natin is ma-smoke siya. Asa na yung ano natin? Yung kahoy natin. Lagyan na natin yung smoking wood natin dyan. Ito ay kay Mito. Diba? Ang gagawin ko ngayon ay kukuha ako ng mga party dito na i-smoke ko doon kasi ang balak kong gawin ay yung i-smoke natin yung mga party ng isda tapos yun yung gagawin nating sabaw. So medyo smoky yung sabaw niya ng konti. Tinapang tinuwa. Ewan ko. Kuha tayo ng aluminum foil. Foil with the letter P. Ilagay lang natin yung mga isda natin doon para hindi lang nakaside sa bricks. Diretso na natin doon. Ayan. So, i-smoke lang natin to. Hindi ko alam. Siguro mga isang oras. Depende, pare. Ano ba isara tong hayop na to? So, iwanan lang natin yan habang nag-i-smoke siya. Habang pinaprepare natin yung isa pa nating tinola. So, habang kasalukuyan nag-i-smoke, pakita mo pare, yan. Mm-hmm. Ang ating mga... Pakita mo, baka hindi sila na yung nag-i-smoke eh. Diba? Yan. Habang nag-i-smoke yan, pinrepare ko na yung mga kailangan natin para sa ating tinuwa. Diba? Meron tayo dito ng luya, meron tayo dito sibuyas, meron tayo dito ng tanglad. Tapos meron tayo dito ng... Sana ba yun? Bawang, diba? Kasalukuyan akong... Lakas nun. Ulan pa. Ulan? Ayos ah. Dali. Nga, kasalukuyan akong naghihimay ng malunggay kasi yung isa dun, lalagyan ko. Tingnan nyo ah, hindi ako magaling maghimay. Hindi ako magaling maghimay. Oh, ganyan-ganyan lang. Hindi, wala eh. Laban na sa tangkay. Oh, laban na sa tangkay. Sama sa kilo yun. Sorry, gramo pala. Okay, so habang nag-i-smoke nga siya, pwede na nating simulan ng ating mga tinuwa. Diba? Meron tayo ditong dalawang kalan. Nalagyan natin yung pare-parehas ng mantika. Kunti lang, para lang mag-isa mga kagulayan natin. Kunti lang, yan. Sanggat hindi pa siya masyado mainit, lagay na natin yung bawang natin. Kung masyado marami, saktuhan lang ang maglasang adobo. Yan. Yan yung sagot dun sa mga taong sinasabing, nasusunog agad yung bawang eh. Ay, masyadong lakasan. Diba? Kontrolin nyo yung apoy, huwag kayo magpa-control sa apoy. Yun. Diba, pare? Tapos wag nyo rin pala masyadong tutustahin kasi baka mag-brown ang tinuwa natin, di ba? I mean, dun sa isa, since... Gago. Gago, nag-aapoy ata. Sumapang mas. Okay lang yan, pare. Medyo kinabahan lang ako ng konti. Kala ko, papalabas si Tito eh. Kinilibatutan. Kinilibatutan ako. Diba? Yung nga, ito na yung sinasabi ko. Yung isa natin tinuwa, medyo magbabrown talaga siya ng konti. Kasi, in-smoke natin yung karne. Pero yun nga, para lang mas malinis yung lasa ng bawang. Diba? Huwag natin masyadong tustahin. Tapos nagyan natin ng sibuyas. Pula, puti. Bahala ka. Tapos next natin ay luya. Medyo big chunks. Medyo marami-raming luya. Tapos tanglad. Meron tayo yung tigdalawang piraso para sa kanila. Kaya nga tabo namin, bakal o. At hayaan lang natin kumulo yan hanggang handa na, hanggang handa na yung mga isda natin. Dito sa isa, dito natin lulutuin yung ating semi-traditional tinuwa. Dito, yung smoke na tinuwa, di ba? So dito, naisipan kong gamitin sa normal tinuwa is yung ulo, tsaka actually yung ulo. Yung ulo talaga kasi masarap yung ulo gawa ng... marami siyang mga singit-singit na laman na ganyan. Yung banda rito sa batok. Diba? Sarap ang batok ng isda. Bakit? Matatawa ka. Sige na, bilis. So, tapos kukunin din natin yung laman loob niya. Gusto ko muna alamin kung ano yung laman loob. Hindi ko sure eh. Hindi kasi ako isdaologist eh. So, aalamin... Bakit? Mali ba yun? Aalamin ko muna kung ano siya kasi gusto ko sana may bihod. Pero hindi ko sure kung bihod... Bihod to o atay, hindi ko alam. Mamaya natin malalaman yan, mamaya natin malalaman yan. Ang kailangan lang natin tanggalin dito is yung hasang, pare. Malinis pa sa pagkatao mo yung hasang. Tatanggalin natin to. Cut mo na, hindi ako marunong. YouTube muna tayo, paano magtanggal ng hasang ng tanig. Cut mo na!
So eto na nga, nalinis ko na ang ulo, di ba? Wala na nang ano 'yun, gills, di ba? And wala na siya masyadong dumi-dumi. Pwede nating ilagay 'yan dito. Yan. Tapos yung tinik natin na marami pang laman, sisimutin ko 'yan. Lagayin na rin natin 'yan diyan. Yan, tapos sa nakita ko sa ano, sa Bohol, ang ginagamit nila asin eh. I mean, gusto kong gamitan ng asin, ng patis. Pero alam mo 'yun? Surut tayo sa kanila. Bitch. Asin. Tikman na natin. Hindi, hindi pa pala. Check natin yung isda natin isa sa kabila. Kapala muna. Kala ko ba hindi ka napapasok, boss? Nagulat lang ako. Ano ba tong kuya mo? Sabi niya, di raw siya napapasok eh. Nagulat lang ako, hindi ako napasok. Yan! Yun no? Kita nyo, meron na siyang light smoke, pare. Yun no? Yun no? Yun. Siguro pwede na to. Para sabay na sila nakasalang, imagine na natin to. Pero mas maganda pa sana to kung mas matagal pa ng konti. Pero hindi. Okay na to eh. Kasi light smoke lang. Baka mamaya maglasang beef brisket yung ano natin, sabaw natin. Okay, so ilalagay na natin ngayon to dito. Boom. Tapos ganun na rin, para malinis ang lasa. Tapos, iiwan na natin to dito hanggang, siguro, na-extract na natin lahat ng lasa sa kanila and mamaya na natin i-finish ang tinuwa natin. Tapos, proceed na tayo sa... Hindi ko alam, may cut mo muna. So, ngayon, habang yun nga, ina-extract natin ang sabaw ng ating mga tuwa. Pare, ito yung normal, yan yung smoke. Sana all. Pwede na tayo mag-proceed sa ating sugba. Diba? Ito ngayon yung fillet natin. Ito yung fillet natin ng tanige. Diba? Dito sa part na to, ito yung bandang belly. Ayan, ito. So, ito yung buntot. Siyempre, ito yung kung tawagin ay top loin. Ito, yung belly na yun, itong part na to, ito yung malagkit, pare. Diba? Kasi, ganoon naman lahat ng belly. Para ba yung malagkit? Lagkit yan, pare. Pero hindi naman silagkit ng pata. Pata talaga. Yun talaga yun. Ito, saktuhan lang, diba? So, dalawa again yung version ng ano natin, ng sugba natin. Yung isa, yung medyo, ano ko ba sasabihin to? Yung normalan lang. Yan. Gagamitin ko itong part na to. Yan. Meron dito palang, meron siya mga tinik dyan. And from there, kukunin ko yan. 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 Meron tayo ditong tanigi belly. Linisin na lang natin yan mamaya. Yan yung iihawin natin. Tapos, gusto ko rin kunin yung buntot. Kasi yung buntot, isa pang part yan na malagkit. Ganon din yan. Tira mo, tira mo. Oh, ano? 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 Oh, ayun. Putang yun, talpakan. Doon ako sa brown. Itong buntot, iihaw din natin yan kasi masarap din yan. Masarap din yan kasi nga malagkit. Diyan, lagay natin diyan. Ito, tabi muna natin dito. Skunin na rin natin yung belly part and buntot na part na itong kabilang side. Bakunado na ako. Second dose na. So, wala yun. Tapos, ang gagamitin natin para dun sa isa nating sugba is ito nga, yung top loin. Ito, pare. Pakita mo. Yan. Tatabi mo na lang muna natin yun. So, titimplahan na natin sila and ayun. Balikan nyo ako dito. Pag... Ikat mo na. Ikat mo na! So, titimplahan na nga natin yung ating classic sugba. Meron andito nga yung ano natin, belly and tail. Itimplahan lang natin yun ng simplihan lang pare. Simplihan lang soy sauce. Kunti lang. Kalamansi. Medyo marami. Ngayon, palagay ko, pwede kayong magdagdag ng sugar dyan o kung ano mga panimpla na gusto nyo. Pero, you know, basic-basic lang. Parang typical na inihaw na isda ba, pare? Yun naman ang sugba eh, di ba? Palagay ko, hindi ako Cebuano, pero tatay ko Cebuano. Yan. Pero siya, lagay natin chicken oil, pare. Diba? Yan. Ano ba pwede natin ilagay dyan? Hindi, yan na yun. Dahil marami yung kalamansi na nilagay natin, ang mangyayari dito is parang makikilaw muna siya bago mo siya iihaw. Also, iniwan natin yung balat para to protect the fish from overcooking. Baka masunog namin ulit tulad na nangyari kay Erwan. Galing nun eh. Ang galing ko ron. Ang galing mo ron. Ang galing ko ron. Ang galing. Ang galing. Yan. So, set aside natin to, lagay natin sa rep. Tapos, proceed tayo sa susunod natin timpla. Ngayon, dito sa ating sinugba number 2, top loin ang gagamitin natin. Skin on pa rin siya, syempre. Susubukan natin gumawa ng some sort of a paste. Meron tayo ditong kinchay. Chop natin ng konti. Lagay natin dito sa ating almeres. Tapos, spring onions. Ang lalaki ng chop ko. Ayun na, puta. Dito sa channel na to, nanguhula lang tayo. Tapos, garlic na nakachop na. Kasi ako ay isang modern, one tamad. Yan. Mint leaves, konti lang. Para lang may konting
Ganon. Paano? Oo, pare, may dagdag bango ba? Alam mo yun? Ba't parang mabaho yung pagkakaan? Hindi. Basta mabango yan. Kunti lang. Baka maglasang ano yan, juicy fruit yan. Minta. Ngayari pa minta. Tapos, lagyan natin ng, yan, rock salt. Importante na rock salt ang gagamitin natin dito. Kasi, yung gaspang niya ang tutulong sa paggiling ba ng mga kadahonan dyan. Nating mahiwagang pandikdik. Ay, shit na. Siyempre. May armor. Oo. Para ano. Mas matagal gamitin. Ay, di ba? Ayun, naamoy mo agad. Di ba? Umaangis na agad, di ba? Para mas maganda yung pagdikdik. Taba talaga, pag dinidikdik mo, may sapin sa baba. Bakit? Para mas maganda magdikdik. Bakit yung ba yan? Oo. Oh, ba't natatawa ka? Palagay ko, kailangan pa natin dagdagan ng konting bawang. Palagay ko, I think maybe, I don't know. Para nakukunti anak ko. Ito yung acid component natin para dito. Meron tayong kamyas dito. Dagdagan na rin. Dinidikdik mo talaga, minsan tumatalsik eh. Siguro, pwede na tayo magdagdag ng olive oil. Konti lang. Parang mukha siyang mayonnaise pare. Uy! Diba? Chunky mayonnaise. Mahilig ako sa chunky eh. Mas dagdagan na lang natin to. Tikman muna natin. Makulangan ako sa asin. Natin yung kamyas pa. Diba? Uy! Buti na lang yung kamyas natin. Overripe. Sa... ilalagay natin yun ngayon dito sa ating isda. Pare, tinan mo gano'ng kaganda. Uy! Oh my God! Buo pa yung kamyas. Mukha siyang ano, guacamole. Wala namang mahalaga yun. Pare, oh, kamukha ko naman si James. Hindi ko naman pinapangalamdakan sa mundo. Naghintay ka ba? Wala na! It's a pra! Dalawa lang naman yan, hindi mo mahirap yan. Tapos, siguro para mas maganda. Ewan ko ah, trip. Nagaguhan lang to. Yun yung gagayahan sa bahay to. Parang wrestling. Yung palaman, tapos pagyakapin nyo. Sana all, may kayakap. Tapos i-rep nyo, ng di ko alam, kahit gano'ng katagal. Kasi mag-prepa tayo ng, ano yung pare? Kilaw. So habang nakasala natin to at nakamarinate ang ating sugba, gawin na natin ang ating kilaw, di ba? And dito na naman ang mga kaisdaan natin. Ang kailangan natin gawin dito is tanggalin yung balat. Pero bago natin tanggalin yung balat, gusto ko munang tanggalin siya. Kasi ito, yan pare, ang gitnang yan, may tinigan tsaka may bloodline yan. So tatanggalin natin yan. Pero makuha natin yung nesmali lang na isda. So isa pa, kulin na rin natin. Tatanggalin din natin yan. Pero bago yun, kailangan muna natin tanggalin yung balat. Ito medyo challenging kasi hindi to tulad nung ibang balat ng isda na makapal. Minsan talaga napupunit yung balat ng tanige. Eh, nag-excuse lang ako para pag napunit ko, hindi nyo akong basin. Punit na tayo konti. Okay, tama, napunit agad. Tapos, hindi ito yung makikita yung Gordon Ramsay na paano man? Di ba guys, si Gordon Ramsay ang pili? Ako hindi eh. Aangguluhan mo ng konti, tapos medyo magsasakripisyo ko ng konting laman, tulad ko, para maano mo nang makuha mo ng buo, hopefully, yung balat. Yan, naramdaman ko, dumulas na. Parang hindi ko na nakuha ng buo. Ayun, nabuta siya. Kaya yung chinimura. Wow! Great! You're an awesome singer. So, linisin na lang natin to. Beach boy. Wala na, okay na yan. Hindi na mapapansin. No? Ngayon, itong mga balat-balat na to, pwede nyo ilagay dito to. Sa ano nyo, tuwa nyo. Yan, grabe na. Wala, nothing goes to waste! Diba? Ayaw ko. Isang kabos ah. Hindi, mainit kasi. Tiyaman, ang taas ng araw. Ay nga, so pag natanggal nyo siya, madali lang, di ba? Ilagay natin dito yung balat kasi sayang, di ba? May lasa yan, malagkit yan. Tapos tatanggalin natin itong bloodline, di ba? Ganun lang kadali magtanggal ng balat, di siya masyado mahirap. Tatanggalin natin to, yan, yung merong ano na yan, may linya-linya na yan. Lahat naglag niya dun sa tuwa nyo, di ba? So itong mga trimmings na to, kahit yung mga bloodline na yan. Ayan, sa tuwa! Yun. Di ba? Para matuwa. Tapos hihiwain nyo na siya sa, ano, desired na laki nyo. Dalawa naman yung loin natin, so... Bahalang lang, gano'ng kalaki. Ako gusto ko ganyan, mga chunky. Mahilig talaga ako sa chunky. So ngayon, kukuha ako ng bowl. At eto, meron akong nakita ng technique kay Erwa. Ang gara ng ginawa niya. Like, nagigets ko kung bakit, pero siguro unfamiliar lang sa akin. Ang ginawa niya, yung isda niya, kinure niya muna sa suka. Niluto niya muna sa suka. Tapos, tinapon niya yung pinakaano pre. Yung pinagbabaran. Ano ba yun? Pinalitan? Hindi, tinapon niya talaga. Tapos hindi ko alam, hindi ko sure kasi hindi ko makakita yung luto ni Erma kasi focus ako sa sarili kong luto eh. Focus lang. Focus lang, pare.
Ngayon, ang napansin ko, parang hindi niya ata nilagyan ng ano, ng suka yung sauce niya. Kundi ako nagkakamali, ah, hindi ako sure, baka masyado lang talagang creamy. So nangyari, yung asim nasa loob ng isda. Hindi dun sa sabaw. Ang galing, pare. Ang galing. Ang galing talaga. So, gagawin natin ngayon yun. Diba? Gagayahin natin si Erwan Yusap. Dalawa yung kilaw natin. Yung isa, eto nga, yung gagawin natin yung ginawa ni Erwan. Nakinure niya muna. Tapos yung isa, yung tulad ng ginawa... Lalaglag pa. Tulad ng ginawa ko na last minute before serving, dun ko nilagyan ng suka. Ewan ko, kasi yun yung nakasanayan ko. Eh. Ngayon, naisip ko, since andito na rin lang naman tayo sa pag-eksperimento, huwag kang babagsak. Puro botik, ha? hanap tayo ng kakaibang suka. May nakita kami dito ng ano, balsamic vinegar. So, i-cure natin to sa balsamic vinegar. Bakit ganun yung balsamic vinegar ko? May chunks. Ang sarap naman, no? Ba't ganun? Parang nagbuo-buo siya. Pero, mas lalong sumarap. Ano yun? Na-age na siya. Bigay pa ata to ng crush ko ng grade 1, eh. Pero yun nga, ito na yung ano, i-cure natin to ng kalahating oras. Tapos, balikan natin, ito, gagawin ko na yung mga kagulayan ng susunod nating kilaw. Okay, so medyo patapos na nga yung mga luto namin. Naisip namin, kesa sa dati namin ginagawa na lulutuin lahat, tapos titikman ang sabay-sabay, naisip namin na para makuha namin yung maximum na quality ng pagkain, ipiplate namin, tapos titikman namin siya per category. So magsisimula tayo sa kilaw, diba? So ito na nga yung ano natin, yung... tinigi natin na binabad natin sa balsamic na itatapon daw yung acid tulad nga ng ginawa ni Erwan. Ang hindi ko alam kung hinugasan niya ba yon. Pero ako ayokong hugasan eh kasi itong gata natin, itong kilawin natin na to, meron siyang gata. Meron siyang coconut cream. Ang ginamit ko palang gata dito ay yung nakalata. Bakit kanya? Tanong mo bakit? Bakit? Kasi mas malapot siya, pare. Ah. Diba? Tapos pag tinikman mo siya, nasang gata. Diba? So, tingnan natin, hindi ko alam. Naalala ko nung direktman ko yung kay Erwan, parang very slight lang yung acid. Oh, sarap. Diba? Masarap yung kay Erwan, sobrang chill lang, alam mo yun. Tapos may layers yung lasa. So, susubukan nating i-achieve yun. Diba? Pilitin natin. So, eto nga ang ating isda. Nalagyan natin ng mga typical na kung ano-ano, tulad ng yan. Luya, na ang ganda ng pagkakahiwa. Shoutout sa akin. Diba? Nalagyan natin ng sibuyas, pula, for... color, syempre. Tapos for added sharpness lang, lagyan natin ang bawang. Sarap ng feeling na kahit nakatalikod ako sa camera, nakakapagsalita ako, tapos naririnig na ako. Mayapa. Talaga. Tapos, lagyan natin niya ng paminta. Tapos para sa salt component niya, patis ang gagamitin ko kasi, usually kasi talaga, pagka mali yung kinilaw, hindi ako naglalagay ng patis kasi, parang nagiging masyadong, ano ba yung sabihin to? Pagka suka lang kasing ginamit mo, maano siya, pre? Malinis yung lasa. Ito, since marami naman tayong nilagay na kung ano dito, I think okay lang maglagay ng konting piece pa. Haluin natin siya. So, ito, kilawin na siya. Alam mo yun? Kilawin na yan eh. Hindi ko muna titikman. Ayaw ko ma-spoil. Mangko lang yung ano niya. Suka. Ang tamis niya, kasi may tamis talaga yung balsamic eh. Meron siyang angking tamis ba? Yung konti, ilagay natin dito. Ay, hindi, mamaya na pala yan. Ito muna, titimplahan natin. And conflicted ako, lalagyan ko ba ito ng suka? Pero, kailangan natin siyang timplahan. Paminta. Tapos si Erwan, naglagay daw siya ng konting asukal. Ako, buhang ko maglagay ng konting honey. Parehas din naman silang matamis. So basically, yung kinilaw natin may sarsa. Pare. Hindi ko alam kung ito talaga yung ginawa ni Erwan, ha? Nanguhula lang ako kasi busy talaga ako. Eh. Hindi ko siya makopyahan. Eh. Amen. So yun nga, tatapong ko yung sarsa nito. Yung kay Erwan nakamix eh. Di ba, pare? Kulay puti yung kay Erwan. Pero ako, since may ano siya, pagkakaiba sa kulay, ba't hindi natin anuhin yun? Hindi tayo mag-lean in dun sa ano na yun. Maitim yung isda mo, tapos maputi yung sarsa mo. Diba? Konting ano lang ba? Why not? Konting arte ba? Alam mo yung ano, sikat na kanta ng soft dish? Ano? Kanselado. Tensyonado kasi. Ay, tensyonado ba yun? Kailangan ko nakakita ng kilawing may sarsa. So, ito ang ating kinilaw na tanige sa balsamic at gata. So, tabi na muna natin to, gawin natin yung isa nating kilawin at mabilis lang to. So, next yung ating traditional kinilaw. Siyempre, magsisimula din tayo sa yung isda natin. Tapos suka. Pati suka namin, kulay syrup. Konting asin, rock salt para mas rock. Luya.
ano yan? Sibuyas. Tapos meron kaming ilalagay dito. Noong nakaraan, gumamit tayo ng suha, di ba, pare? Eto, nakita ko naman to. Sabi sa'yo, ninong lang magnanakaw eh, di ba? Nakita ko to sa story ni Chef JP. Chef JP, shoutout sa'yo. Lychee, pare. Ninong lang magnanakaw. Ang konti. Eto yung magbibigay ng sweet element dun sa ating kinilaw. Kung titignan mo nga, medyo katulad na siya nung ano. Nung tawag mo ron. Tawag mo dyan, isda. Tapa mints. Yan na. Galit na. Ayun na, pare. Uulan na. Mahirapan tayo mag-ihaw ah. Halo-halo lang. Ayoko nung masyadong kinocure yung ano natin. Tanigin natin. Pigaan lang natin ng konting kamyas. Ito ang tamang pag-plating ng kilawin. Oh. Diba pare? Diba pare? Skalat lang natin ng konti. Para lang may red ba? Natikman na natin to parehas. Okay, so ito na nga ang kilawin natin. Tira mo muna. Ito ang ating classic kilawin. Diba? Very basic. Ang siguro na iba lang dyan is yung pagdadagdag na yung lychee. Ito ang susunod natin, yung ating balsamic and coconut kilawing tanige. Ewan ko. Pero tikman na muna natin to. Ito, this shouldn't be a surprise, pare. Alam nyo na lahat yan, yung lasa ng kilawin na yan. Ang bigla may sumasabog na tamis eh. Sarap. Teka, isa pa nga ako. Ang pinakamalaking magiging pagkakaiba ng dalawa na to, bukod sa flavor, is definitely yung texture. Kasi tulad nga nito, in-expose ko siya sa suka, few minutes lang bago ko kainin. Hindi nga kami umabot ng 5 minutes eh. Eh, kasi gusto ko yung hilaw feeling niya, di ba? Parang sashimi. Ngayon, etong isa, yan. Yung kay Erwan, yung ano niya, kilawin niya sa gata, nakahalo. Nakahalo yung gata dun sa isda, yung normal na ginagawa. Pero naisip ko kasi, since nakapasok na yung lahat ng suka dun sa isda, bakit hindi na lang tayo maglagay ng isa pang layer ng lasa, which is yung coconut sauce nga. Natin pare. Ang sarap. Erwan, maraming salamat sa technique. Ang galing neto kasi, pagsubo mo nung ano, nung kilawin, hindi mo agad malalasahan yung suka kasi nga, ang una mo malalasahan is yung sauce. And yung sauce natin, konti lang yung sukang nilagay natin dyan. Kumbaga para lang medyo umabot lang ng konti, magkaroon lang sila ng common ground ba dun sa isda. And yung isda, pagkagat mo, dun mo mararamdaman yung asim. Tapos since balsamic vinegar ang ginamit natin, pare, matamis. Diba? Yun ngayon nag-make up nung tamis na hinahanap ko dun sa normal na kinilaw. So tapos na kami sa kilawin. At ang sarap. Puntang ina. Tawarak kang katinuan ko doon. Maraming salamat, Erwan, ulit. So, andito na tayo ngayon sa ating tinola. Tinuwa. Tuwa. Hindi ko alam kung anong magiging tawag dyan, di ba? So, ito yung ating plain. Ito yung ating smoke. Di ba? Huwag kayong mag-alala. Dahil yung mga isda na yan, kakainin ko yan habang nanonood ng Brooklyn Nine-Nine. Pero ngayon, ang gagawin natin eh, sasalain natin yan. Almost is never enough. Tapos, mula dito, dito natin ilalagay ang mga protina natin para sa kanila. So nandito, nag-iwan kami ng hilaw na bottom part, medyo belly part ng ano natin, ng tanigi natin. At ihiwain lang natin siya, like so, ang ganyang kalalaki, yan. Para dito sa ating normal na tinuwa, lagay natin yan. Uy! Tapos meron tayo dito, hindi ko alam kung anong laman loob to. Siguro atay, hindi ko alam, hindi siya bihod pare. Pero lagay na rin natin. Tapos, why the hell not? Tapos gamitin mong panghalo yung kutsilyo mo kasi ikaw ay isang ungas. Dun sa kabila naman, ganun din actually ang gagawin natin. Hop! Tapos kapag kumukulo na siya, at piliin yung luto na yung mga isda, pwede na kayo maglagay ng inyong tinistis na malunggay. Konti lang. Dun sa kabila, wala tayo ilalagay. Yan na yun, pare. Yan na yun mismo, diba? That's it, pare. Tikman na natin. Pwede ba? Pwede. Okay lang? Oh. Transition. So, ito na ang ating tuwa, tinuwa, tinola. Hindi ko alam eh. Maraming tawag eh. Hindi kasi ako marunong mag-Cebuano. So, kung ano na lang yung naririnig ko. So, ito, ang ginawa ko, kita nyo, talagang in-extract ko yung sabaw na mula doon sa mga buto-buto and sa ibang parts, diba, buntot. Kasi, para sa akin, kailangan may sabaw. Diba? Kailangan may hihigupin ka, di ba? Tignan natin to. Nagandin pala natin ang malunggay para papagatas ako bukas eh.
Sakto umuulan, pare, di ba? Masarap maghigop-higop. Same approach yung ginamit ko dito dun sa nag-ano kami ni Erwan, nag-cook off kami ni Erwan, di ba? And yeah, okay pa rin naman siya. Ganun pa rin naman siya. Masarap ang sabaw, di ba? Tapos eto, hindi ko alam kung anong part, bihod ata to, pare, kasi hindi ko talaga sure, hindi kasi ganito yung bihod na nakasanayan ko eh. Bihod kasi nakasanayan ko 9 inches. Parang creamy, pre, parang ano, malambot na penoy. Oh, gagawin natin, tikmaw mamaya. Tapos eto namang ginawa natin, it's basically the same. Nagkaiba lang, in-smoke natin siya, di ba? Kasi again, nakafocus ako dun sa sabaw. Again, yung protina, sobrang, sobrang ganda na pagkakaluto kasi isang kulo lang yan tapos binatay na natin agad eh. Ganun lang talaga dapat siya. Kinakain nga ng hilaw yan eh, di ba? Naisip ko tuloy na pag nagsisigang ng isda, baka pwedeng bumili ng mga ano, kahit isa o dalawang piraso nung tinapang galunggong, tapos isasama mo lang doon sa sigang para lang magkaroon ng smoky na lasa yung ano, yung sinigang mo, yung sabaw mo, di ba? Pwede nyo itong lagyan ng gulay, pwede nyo itong lagyan ng dahon, kaya nabahala, basta importante, yung sabaw lang talaga. Tikman mo pre, lalo yung laman loob niya. At ang huli natin ay sinugba, pare. Mainit na ang uling natin. At ang langit ay mukhang iiyak na ng tuluyan. So halina't magmadali. Pero ako ay natatakot. Anak ng tokwang yan. Nilagay yung baga tsaka uulan ng puta. Tutuloy ba to? Hindi, salang na natin isda natin. Okay, so eto na nga. Una nating isalang ang ating traditional na sugba, pare. Toyo kalamansi lang yan. Paminta tsaka chicken oil. Skin side down muna. Susunod naman natin ay ito, yung ating non-traditional. Yung merong paste na gawa sa kung ano-ano. Ano mauuna, umulan o maluto to, pare? Dumulo tayo sa chapel, pre. Pagdasal natin wag umulan. So, ito muna, hanguin na natin ang ating modern sugba, pare. Yung ano, may kamyas, may kung ano-anong, may kung ano-anong shit, pare. Ito yung morong traditional sugba. Simplihan lang. Woo! Pero bago tuloy ang umulan. Okay, so luto na nga ang dalawa natin sugba, no? Ngayon, nagpe-prepare lang ako ng relish. Tulad ng ginawa ko nga dun kay Erwan. Yung ginawa ko dun, ang galing talaga nun, pre. Nawawala na ako ng pag-asa dun. Tapos may nakita akong mga ligaw-ligaw na ingredients dun. May nakita ako yung chico, strawberry. May kimchi pa nga akong kinuha, eh. Kaso, hindi ko na nagamit, eh. So ngayon, gagawa tayo ng ganun, pero iba. Yun, fruit relish, ito. Wala, ano lang. Gulay-gulay lang. Meron tayo dyang sibuyas, kamatis, pipino, spring onions. Pero ito yung isa sa mga malulupit na nakita ko doon, pare. Malulupit. Malupit talaga. Shoutout sa iyo, Chef JP. Maraming salamat. Meron tayo dito ng latek. Sa salitang baliktad, tekla. Tapos lalagyan natin ng suka. Kumuha na lang tayo dito ng suka. Yan. Itong ano kasi natin, yung traditional sugba kasi natin, meron tayo dito sinamak, spice vinegar. I mean, kaya nyo nang gawin yan. Kuha lang tayo ng konti. Yan. Yan. Yung combination, puta, nagkalat pa. Yung combination ng latek at suka, napakatindi pare, nagulat ako nung tinikman ko, ibang klase. Ngayon, kung mahahalo ko lang siya, sasarap sana siya. Latek, suka, tsaka yung mga gulay-gulay natin, lagyan na lang natin ng konting alat in the form of... Asa na yun? Nawala tuloy yung momentum ko. Konti patis lang para sa alat. Tapos, for the shine, konti lang ding olive oil. Uy, konti lang. Again, konti lang. Yan. Mas magugulat ka dun sa combination ng... latek at suka. Ewan ko, pare. Paning gulat. Alam niyo ba't ganyan yung plating ko doon? Kasi hiniwa ko yung isda, tapos ang pangit na pagkakahiwa ko. Huwag ko nahiwain, ibaong ko na lang yung pangit na hiwa. Nakita nga ni Chef JP yun, yung hiniwa ko. Pagkahiwa akong ganyan, tapos nadurog, sabi si Chef JP sa akin, nagtingin na kami parehas eh, butang yun eh. Okay. Magtikima na tayo. Okay. Anyway, ito ang ano natin, ating dalawang sugba. Ito yung very basic lang, toyo kalamansi, di ba? Chicken oil pala. Tapos ang accompaniment niya ay sinamak. Spice vinegar lang yan, ano lang yan. Sukang templado, kahit kayo, kaya niyong gawin yan. Tapos ito, ang ating medyo modern sinugba, na ang dami nating nilagay na kung ano-ano dun sa paste. May kamyas, may mint, may spring onions, may... flatly parsley, lahat, dik-dik natin yan, tapos pinahid natin doon. Tapos, yung relish natin, dito ako excited sa relish talaga na to eh. Kasi, ang sarap talaga nung ano, combination ng suka at latek, pare, coco jam, na ninakaw ko kay Chef JP. Shoutout ulit sa'yo, Chef. Maraming salamat sa mga impormasyong hindi ko dapat malalaman, pero dahil sa'yo, nalaman ko. So, tikman na natin to. Dito muna tayo sa basic.
glistening with oil, pare, di ba? Ang kilang naman talaga sa sinugba para sa akin is yung maluto mo na maayos yung karne, di ba? Yung protina. And kinuha ko nga yung belly part kasi ito yung malagkit talaga. So minsan kahit ma-overcook mo siya, may collagen pa rin that will you know, coat the fibers of the meat para mas pleasurable pa rin siyang kainin. Ngayon, ito yung buntot natin. Yung nga, marami tayong pinaglalagyan na kung ano-ano diyan, 'di ba? So malagkit din siya tulad ng buntot. Ay sorry, tulad ng belly, 'di ba? Pero tikman natin. Nga pala no, huwag kayong matakot mag-undercook ng sugba kasi kinakain nga natin ng hilaw 'yan eh. Mm-hmm. Ang sarap ng dressing, like alam mo siya, yung typical na ensalada lang, pero dahil nalagyan ng latek, hindi lang kasi tamis yung binibigay ng latek eh, yung deep coconut flavor, pare, yung parang caramelized flavor na nga na nandoon sa latek, tapos lalagyan mo ng ano, pampabright ng konti, which is yung suka, di ba? Pwede kayong mag-experiment, pwede kayong gumamit ng lemon, pwede kayong gumamit ng calamansi. So yun nga, tumigim tayo ng maraming klaseng sutukil, no? Merong I feel like traditional. Hindi naman ako lumaki sa Cebu, pero ito yung tingin kong traditional sutukil. Tapos meron tayong gumanak ng luna naman. Pagpatapos na talaga, no? Pagpatapos na talaga, no? Babango na, mamaya na. Patapos na kami. Patapos na kami. So, yun nga, di ba? Nag-try tayo ng mga medyo traditional na sutukil and medyo modernized na sutukil si Luna nang gigigil. Pero, alam mo yun, gusto ko pa rin talagang makatikim ng sutukil na galing sa Cebu talaga. Like, hindi lang galing sa Cebu, like gusto ko nasa Cebu ako, tapos titikman ko siya kasi wala eh. Feeling ko iba talaga pag nandun ka eh, di ba? So, anong natutunan natin ngayon, pare? Itatakimas. Hindi, natutunan natin magnakaw ng teknik. Maraming salamat, maraming salamat. And kung hindi nyo pa napapanood yung ano namin, cook-off namin ni Erwan, pakipanood, nandyan sa description yung link niyan. Napakatindi, pare, ibang klase. The Pat Kid Inside Team, ang lupit nyo. Maraming maraming salamat sa inyo. At Luna, mabaka diyan. Mabaka diyan. Mabaka diyan. Mabaka diyan. Mabaka diyan. Uwi ka na. Uwi na.